Ito si Alice Go. Oh, si Alice Go, mga bossing, ay tatakbo ulit na mayor ng Bamban, Tarlac. Alam nyo, malakas to sa Bamban. Talagang, hindi ba itong nangyayari sa kanya ngayon, yung ginagawa ng Kongreso sa kanya? Imbis na naiinis sa kanya tao, puta, mas naiinis yung mga tao sa mga congressman na kupal. Si Alice Go, mas lalong lumalakas na tumitindi yung following. Pag si Alice Go, tumakbo to ng ng senador, baka manalo pa to. Oo, ito si Alice Gould, mas lalo pa siyang parang mas lalo pa siyang nagugustuhan ng tao kaysa sa kainisan siya. Oo, kaya ngayon, tatakbo siya na mayor. Tingnan mo, gustong harangin ng DOJ. Bakit? O, paano? Hindi nasira ng kamera yung kredibilidad ni Mayora. Oo, kasi walang kwenta yung mga tanungan dito. Tinatanong siya sinong boyfriend niya. Boyfriend mo ba to? Magkarelasyon kayo? Bakit parehas kayo ng damit? O bakit nandun siya sa kampanya mo? Eh bakit ikaw nasa kampanya niya? O bakit binigyan kanya ng bulaklak? O bakit maganda yung buhok mo? Tangina ganun. Hindi totoo at sobrang chismosa lang talaga itong mga hayop na mga taga Congress. Puro chismis lang. Kaya ngayon si Alice Go, lalo na nung nakaraan na sumagot si Alice Go doon sa kay Migs Nograles na, "Ba't ka galit? Putang ina nyo. Tatanungin mo ako kung bakit ako galit? Kinukulong nyo akong mga hayop kayo? Nakakulong na ako, ang tagal-tagal na, bakit ako galit? Ikaw, ikulong kita, tas tanungin kita bakit ka galit." Diba? Hindi, usually, diba? Usually, usually, yung itong mga, ako yun. Tapos naka-contempt na ako, nakakulong na ako sa city jail, tapos kukupalin ako ng mga congressman. Putang ina niya, hamunin ko talaga, suntukan talaga yan. Kahit mabugbog ako. Hindi talaga, kahit mabugbog ako nila, ang dami nila eh. Oh, pero mantakin mo ha, nakakulong ka na sa city jail. So wala na ngayong threat na i-contempt ka pa nila dahil nakakulong ka na eh. No bail yung kaso niya. Ano yung kaso niya? Human trafficking qualified. So no bail yun. Parang yung kay Kalapastor yun eh. So nakakulong siya. O tapos biglang kukupalin ka sa Congress. Pucha, kukupalin ko talaga sila. O yung mga sagot ko sa Congress, sigurado akong magkakaproblema sila. Tatanungin ka na ganyan, bakit ka galit? Tinatanong ka lang, ba't galit ka? Eh putangin na, ba't mo ako tinatanong? Pakialam mo. Pero eto na, si Alice Go, haharangin daw ng DOJ yung kanyang kandidatura. Sige, pasok. Down ng Department of Justice ang lahat ng kanilang makakaya para harangin ang pagtakbumri ni Alice Go bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Nanindigan ng DOJ na hindi Pilipino ang dating alkalde. Kaya pati ang Department of Foreign Affairs, kilan sila na rin ang kanyang pasaporte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Tuluyan nang kinansela ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go matapos matuklasan na nagtugma ang biometrics niya sa Chinese passport holder na si Go Waping. Ayon sa DFA, hindi ba yung passport niya kinansela nyo? Sabi nyo hindi totoo. Puta, ibalik nyo siya sa Indonesia. Ibalik nyo si Alice Go sa Indonesia. Nasa Indonesia siya, nananahimik siya, ginamit niyo yung Philippine passport niya para i-deport niyo siya sa Pilipinas eh. So dapat dahil kinakansila na yung passport niya, dahil yung passport niya ay hindi totoo, ibalik niyo na siya sa Indonesia. Pero babalik tayo dito, hindi ba dineport niyo si Alice Go using her Philippine passport? Tinanggal nyo ngayon, yung passport. Kaya nga sabi ko, so the fact na ginamit nyo yung passport para i-deport siya, it means tayo, ino-honor natin yung passport niya. At ino-honor natin yung pagiging Pilipino niya. Bakit pini-question pa rin natin yung citizenship niya?
Eh, ginamit na nga natin eh, yung batas natin para mapauwi natin siya dito sa Pilipinas eh. Tama ba o mali? Ginamit nyo bang passport niya noong pinadala nyo, inuwi nyo siya sa Pilipinas, yung sinasabi nyo yung passport niya sa China? Oh, so kung hindi yun... Isa nila ang passport ni Go dahil nakuha ito sa maling paraan at mali na umanong paglabag sa Philippine Passport Law. O kaya nga, di ba yung passport ni Alice Go? Inano ninyo, tinanggal na ninyo yung Philippine passport, ibalik nyo sa Indonesia, nagbabakasyon siya dun eh. Chinese pala siya eh, dineport-deport nyo sa Pilipinas. Barat ba'y magla-live na nga ako? Huwag ka na mag-live. Oo, huwag ka na mag-live. Busy ka masyado. Hindi ba, Barat ba'y, eto si Alice Go, tinanggal na nila yung passport, pero yung Philippine passport yung ginamit nila para mapauwi siya dito. Kung hindi naman pala Pilipino to, ba't pinauwi nyo pa dito? Di nila, inuwi nyo na sana sa China yan, para kayong mga baliw. Epektibo ang passport cancellation ni Go sa September 30, 2024. Kaugnay nito, tiniyak naman ng DFA na hindi nila kukonsintihin ang iba pang hindi sumusunod sa tamang proseso ng application at pag-issue ng passport. Sabi naman ng Office of the Solicitor General, malaking tulong ang cancellation ng passport ni Go para mas tumibay ang co-warrantee petition na isinampan nila laban sa dating alkalde. Hiwalay pa yan sa petition to cancel na inihain ng Solgen para naman sa birth certificate ng dating alkalde. May hinihintay ring desisyon sa ombudsman kung papatawan ng perpetual disqualification si Go dahil sa pamimike ng kanyang citizenship. Zeus! Tang ina, wine-weaponize nyo na naman, pati ombudsman. Putang ina, lahat na lang wine-weaponize nyo para sa mga kalaban nyo sa politika. Pucha, yung taga Cebu, yung sa Mandawi, at saka itong Cebu City na si Rama. Pucha, perpetual disqualification din sa nepotism. Pucha yan. Ano ba yung nepotism? Yung parang pagbibigay ng pabor sa mga kamag-anak. Putangin na nyo, magkakasama nga, magkakapatid, nasa Senado eh. Inan nyo, yung mga congressman, mga senador nga eh. Mga mayor, gobernador, mga kamag-anak, empleyado eh. Style nyo bulok. Yung iba nga dyan, meron pang ano eh. Yung iba nga dyan, meron pang tawag dyan. Ghost employee, mga putang inan nyo eh. Kakapal ng mga mukha nyo. Tapos, pucha, gagamitin yung Office of the Ombudsman para mag-perpetual disqualify. Para mag-kaso dito sa mga tao na to para hindi na tumakbo. Oh, katulad nung nangyari nga doon sa Cebu. Pucha yan. Kaya nga sinasabi ko eh, ganito. Ito ang problema. Oy, lasing na yan. Loris Banis Lori. Sabi mo, kakausapin ko siya. Bigay mo sa akin yung number. Hatid ko siya, kamo. Hindi, sa totoo lang ah. Oh, sa totoo lang. Ito ang ano natin. Ito ang problema na kakaharapin ni Baste. Oo, kung si Baste hindi siya magsisenador, ito yung kakaharapin niyang problema. Oo, kasi baka i-weaponize itong mga ahensya ng gobyerno na to para lahat ng mga kalaban nila, putya, perpetual disqualification ang gagawin. Hindi na pwedeng mahalal, hindi na pwedeng tumakbo, hindi na pwedeng magtrabaho sa gobyerno. Oo, ganun ang style. Parang nung wineponize, di umano. yung anti-terror bill. O, kita mo nangyari kay si Tevez, puta ina, terorista na. Nauna pa siyang naging terorista kaysa sa mga mauti. Hayashi-sang, konti-konti lang inom kasi. Huwag mo masyado lasingin, pag nakatulog yun, wala na tayong biyaya, Banis Lori eh. Cancellation ng pasaporte ni Alice. Tama, Joyce Adventure, pucha, baka biglang lumabas din si Baste Chinese. Si Baste ay Chinese, ispay yan ng China. O, tingnan ninyo yung passport niya, kanselahin nyo na. Oo, tapos ano yan, China, doon niya pinanganak. Mamaya gumanong ganun mga yan.
Go, matapos niyang kumpirmahin na maghahain siya ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo muli bilang alkalde ng Bamban. Yan ay kahit meron ng petisyon na inihain para kanselahin ang kanyang birth certificate. Pero sabi ng kanya... Sabi ni Agripino de Guzman, nepotism only applies when the appointing authority appoints his or her relatives within the fourth civil degree by blood or consanguinity. Oo nga. Alam nga natin. Oy, kita nyo nga dito sa ano. Kita nyo yung mga mayor, gobernador, congressman. Tingnan nyo yung mga ano nyan, mga empleyado nyan. Puros kamag-anak nyan. Ng abogado. Mahaba pang proseso bago mangyari yan, kaya pwede pa rin daw siyang... Wala na bang way para ma-lift ang case ni Mayor Rama? Supreme Court. Meron pang Supreme Court. Oh, may Supreme Court pa. Pag meron siyang motion, syempre, pag may motion, yung ruling, medyo hindi pa, i-delay yung ano. I-delay yung implementation ng ruling na yun. Oh, so hopefully kasi nag-declare pa rin siya na tatakbo siya eh. Parang ito rin, si Alice Gu tatakbo rin. Tumakbo bilang alkalde. Hoy Hayashi. Nagsusuko. Oh, sige, pasukahin mo para mawala yung lasing. Banateros sa lorry. Lorry Bani, sige, pasukahin mo ng pasukahin kamo yung mga kinain niyang mga oishi. Tsaka mga kropek. Isuka niya para manood pa siya. De. Sa huling araw ng filing, October 8, planong maghain ng COC ni Go. Kumpiyansa nga ang kampo niya na mananalo ulit siya sa Bamban. She's a Filipino. She's a Filipina. So, wala namang decisions ng courts as of now na hindi siya Pilipino. Kung talagang gusto siya ng tao doon, sila dapat ang humusga. Kung si Justice Secretary Boy Romuel naman ang... Ito talaga, no? Itong tao na to. Pucha, siguro na eh, pag-deal to kay Satanas. Oh, tinapik na to ng Diyos eh. No, hindi pa rin nagbabago talaga, no? Tatanungin, walang karapatang tumakbo si Go. She can try, but I wouldn't say it's her right. Because she's not Filipino, and she bears falsified documents. Paglilinaw naman... Inan yan. Ba't kayo nagdi-desisyon? Di ba dapat korte nagdi-desisyon tungkol dyan? Korte magsasabi, tangina, piling nyo talaga kayong korte sa Pilipinas, no? Ibang klase, no? Eh, haka-haka nyo pa lang yan, eh. Wala pang desisyon dyan. Kayo-kayo pala nag-uusap-usap dyan. Hindi naman korte ang Congress. Hindi rin naman korte ang Department of Justice. Ang korte, yung korte. Di pa, dapat Department of Justice Court. Yun sana yung pangalan nyo. Kaya Congress Court. Ganun. Eh hindi, hindi naman kayo korte. So makakapagsabi lang yan is yung korte. Di pa rin kayo nagbabago. Eh, tatlong taon na kayo sa posisyon, bully pa din kayo. Tapos kapag kasinita kayo, wag di-demanda kayo. Manisol Jen Guevara, pwede pa rin tumakbo sa kahit anong pwesto si Go dahil wala pang desisyon ang korte sa petisyon ni... Ayan o, tinan mo, Ramulya, anong pinagsasabi mo? Iba yung sinasabi ng DOJ, iba yung sinasabi ng Solicitor General. Tangina, sino bang totoo sa inyo? Because according to Guevara, pwede pa siyang tumakbo. Kasi hindi pa naman siya sinisintensyahan ng korte na yung kanyang birth certificate hindi totoo. Hindi pa naman sinasabi ng korte na hindi talaga siya Pilipino. Pero tayo na to si ano talaga, no? Si Bonjing talaga, no? Talagang sa utak niya, meron talaga siyang korte sa loob ng utak niya, no? May judge doon, puta, mayroong mga abogado roon, puta, doon naghihiring sa utak niya eh. Ang matindi sa utak ni Boying, puta, lahat guilty. Diba, di sabi mo, tumakbo ka. Tumakbo ka. O, katulad sinasabi nito ni ano, Di Guevara, tumakbo siya. Para ano, para, karapatan niyang tumakbo. Oo, na lang siya. Kung halimbawa, nanalo siya, tapos napatunayan din sa korte na hindi talaga siya, na hindi talaga siya Pilipino. O di, saka mo siya tanggalin dahil na-disqualify siya, ganun.
Hindi, magkaiba eh. Kanino ka makikinig? Doon sa nag-antibiotic? O dito sa nag-aaral ng batas? Oo, matindi. Hindi, sa akin lang, patas lang tayo, sir. Diba si Boying, hindi pa natuto sa nakaraan eh. Patas lang tayo, sir. Kapag wala pang desisyon ng korte, ibig sabihin, hindi pa po yun final. Kung ikaw lang ang nagsasabi, haka-haka mo lang yan. Ila, ipakensila ang kanyang birth certificate. Bukod sa mga reklamo tungkol sa kanyang pagkatao, sinampahan din ng money laundering si Alice at 35 iba pang... Ano, may kaso siya eh. Boying, may kaso na sa korte. Pabayaan mo yung korte magdesisyon, hindi ikaw. Eh, nadesisyonan mo na pala eh. Sinampasampan nyo pa yung kaso. Sintensyahan mo na din. Respondents, kaugnay sa iligal... Totoo yan, Bright Naria. Sila ang gagawa ng kaso. I mean, sila ay maghahanap ng probable cause. Tapos sila din ang magiging, ano, magiging judge. Tangina sila investigador. Sila yung judge. Sila executioner. Tsaka magtayo ka ng sarili mong ano, bansa, Boying. Tsaka hapon naman, yung balita naman natin, nagpunta siya sa Timor-Leste para turuan yung presidente ng Timor-Leste. Tsaka makakita ha, hindi naman siya presidente. Mantakin mo, Department of Justice siya, pumunta siya sa Timor-Leste, nakipag-usap siya sa presidente, putang ina, inutusan niya. Tsaka si Bongbong nga, hindi ginagawa yan, ikaw ginagawa mo. Galapagos sa Bamban. Sa preliminary investigation sa DOJ kanina, si Cassandra Ong lang ang personal na dumalo dahil may hiwalay pa siyang hearing sa kasong qualified trafficking. Pero maghahain daw ng counter-affidavit sina Alice at Sheila sa susunod na pagdinig. Nagbabalita wala sa frontline. Ayan, palakpakan. Oh, so yan ang balita kay Alice Goo. Mapunta... Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakasal.